Ay po mga nanay, kamusta po? Kayo dyan, doon sa Misayas, Mindanao. No, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na gantong pandemya at malungkot, we can choose to be happy. So mananalangin tayo, kakapit tayo sa taas. Makakaraos din po tayo. Sa topic natin ngayon, itong vlog na ito ay tungkol sa G6PD. Ito po ba ang result na kinakatakutan ninyo? Tinatawag na newborn screening result, G6PD deficiency. Ano ang G6PD prevention? May treatment po ba? So, sasagutin natin yan. So, stick around! So very common po yung tinatawag na G6PD deficiency. Salamat po sa ating viewer na nag-suggest ng G6PD topic. So ito po ay common sa male na Asian, African, or Mediterranean. Genetic deficiency po ito, G6PD. So ang importante, ito lang. Ang take home, identify kung sino yung bata na G6PD, avoid the triggers. Therefore, pwede po ang healthy life sa mga ganitong mga bata. So marami po mga nanay, may daladalang newborn screening result, umiiyak po habang pumupunta sa clinic. Please, sayang po ang luha nyo. G6PD is compatible with life. So wala pong iiyak pag nakakita ng G6PD deficiency. Meron lang po tayong lista ng mga bawal kainin at bawal na mainom na mga gamot. So, genetic po ito, most common sa mga lalaki, as mentioned, Asian, African, or Mediterranean. So, kukunti po yung G6PD, glucose 6 phosphate dehydrogenase. Ito pong G6PD, kailangan ng katawan yan. Kasi tinutulungan niya na yung red cell ng katawan, yung bilog na mapula, na maging matibay. So, kaya nga po pag G6PD deficiency, medyo mahina ang red cell natin. Kaya ang lalabas dito ay anemia. So may tinatawag po na trigger para maging anemic ang G6PD. Nagkakaroon ng hemolytic process causing anemia. One trigger, infection. Pangalawa, food. Pangatlo, drugs. So mga iiwasan po sa mga pagkain, sinabi na po natin, legume family. Ito po yung mga legume, butong gulay. Kasama po dyan yung singkamas. Ito po, legume family po yan. Pero ang pinaka-important na bawal yung fava beans. Fava beans. In fact, pag meron yung fava plant, ma-inhale lang po ang pollen, ay magkukos na ng hemolysis causing anemia. Sa mga gamot naman po, bawal po ang Dapsone, methylene blue, ito po yung blue na tina na ginagamit sa ng mga nanay pag may beki. Nitrofurantoin, phenazopyridine, which is an antispasmodic, bawal din po ang primaquine, sulfa drugs, nalidixic acid, chloramphenicol, bawal, chloroquine, isobutyl nitrate, furazolidone, which is an antidiarrheal, acetonilid, bawal po, aspirin and vitamin C, avoid po tayo. Ano pa po ang pwedeng, ang hindi pwede, yung naphthalene balls. Wag po kayo maglalagay sa closet ng naphthalene balls. Kasi po yung amoy nun, nagkukos po ng, trigger po yan ng hemolysis, hemolytic anemia. So bawal po ang legumes kagaya ng peanut, peas, ampalaya, at saka yung camphor na impure, camphor yung naamoy nyo na parang eucalyptus ay bawal po. Regarding vitamin C, it is safe in
normal doses. Hindi po pwedeng mataas na dose ang vitamin C. So, we have a question, alcohol po ba pwede sa G6PD? So, bawal po ang ethanol intake. So, yung mga drinks na may alcohol, hindi po pwede. Mga breastfeeding mothers, yung sinabi nating bawal na pagkain, yung mga ganito po, hindi rin po pwedeng kainin ng breastfeeding mothers. Kasi po, for the simple reason na yung kinakain ng mother, pupunta din po sa breast, tapos madedede ng mother. Kung G6PD po yung baby nyo, bawal po. Yung bawal na gamot, bawal na pagkain, bawal kainin ng mother. Kasi po, mapupunta po sa breast milk yung bawal, na bawal kay baby. Maliwanag po ba yun? Puro bawal ang topic natin. Ano? Question, pwede po ba mag-donate ng dugo ang mga G6PD donors? Pwede po, as long as hindi anemic. At saka kailangan nyo po inform yung laboratory na G6PD po ang donor. So ulitin natin, G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Causes hemolytic anemia. So yung red cells, pumuputok po yun, triggered by tatlong bagay. Infection, food, and drugs. So, may listahan po tayo nito dahil pinapadala din naman po ng nag-screen po nung dugo ng baby. Mga kananay, yan lang po ang topic natin ngayon. Hanggang sa susunod, please click subscribe and like kung naging useful ang vlog na ito. Thank you po mga kananay.